Okay, Jay, dito sa area na to, ang ating iti-train dito or ating ipapractice dito. I-develop natin dito ay yung management mo sa manibela and the same time yung control ng sasakyan kapag lumiliko. So dito, Jay, papalalahanan lang kita. Hindi ito katulad kanina na nagdadagdag tayo ng speed. Dito, more on, paano natin kontrolin ang sasakyan, lalo-lalo na kapag lumiliko. I mean, hindi tayo masyado nagpo-focus dito sa pagagas, no? Kung halimbawa pag bitaw mo lang ang brake at gumagalaw siya, huwag ka maiinip, ayaan mo lang siya. Mag-focus ka sa pagliko, no? And then pag halimbawa katulad ni diretso at medyo mabagal tayo, pwede ka naman mag-gas ng bahagya. And then bago lumiko, control ulit, slow down ang paa na kay brake. Okay, tara. Okay, so good morning po sa lahat, no? Sa lahat po ng interesadong mag-aral ng driving. Eto, nakikita nyo naman po yung area namin. Kung paano namin dinidevelop ang aming mga estudyante sa pagliko, sa pag-manage ng manibela, sa pag-control ng sasakyan. Sa ngayon, automatic ang ating dala. So, ang pag-control ng sasakyan is pagbitaw ng gas and then brake. But sa manual, syempre may management tayo sa clutch na ginagawa doon. Control lang, control. Liko, yan. Tapos liko. Yan, liko. Hanggang di humaharap, dagdagan mo malabela mo. Okay. Yan. Position mo muna ang sasakyan mo. Yan. Kailangan lagi kang natingin dyan sa unahan. Okay, diretso na siya. Ito kasi importante ito sa mga baguhan. Itong ganitong lugar. Kasi ang maluwag, madali na yung mag-drive sa maluwag eh, di ba? Dito, ang technique lang talaga dyan, malayo pa lang, tinitingnan mo na yung gilid ng kalsada, tinitingnan mo yung dadaanan mo. Tulad yan, pwede ka mag-gas ng konti. O baga, malayo pa lang, tinatansya mo na yung po pwede mong tamahan. Direction natin, Jada, na ipakanan. Tapos, angalin mo na rin na nagsisignal ka. Tulad niya, malayo pa lang. Tinitingnan mo na yung dadaanan mo. Halimbawa, Jay, katulad niyan, di ba may tricycle, tapos the same time may tatamaan ka dyan. Ang paglagpas ng side mirror mo sa unahan niya, nakikita mo naman yung spaces mayroon pa, yung cabby ka, tama yung ginawa mo, sige, bitaw ka sa brake. Tapos tingin dito sa gilid, tingin doon, tingin dito, sige, bitaw-bitaw lang. Huwag mo mulang dagdagan manobela mo, pagalawin mo mulang sasakyan mo, bitaw lang, tapos tingin lang dito. Okay, balik na manobela, balik. Okay, diretso na tayo. Kaya para hindi ka naghahabol ng manibela mo, hindi ka pandala sa manibela, control, ibig sabihin mag-brake ka. Basta pag alam mong mali ang liko mo, mali ang position mo, brake. Tapos, i-position ang manibela. Yan lang naman technique dyan sa mga makikipot na lugar. Control, kontrolin ang sasakyan, position ng tama ang manibela, at ang pagtingin. Yan. Kung ano yung hugis ng kalsada, ganun lang din ang gawin mo sa pagpihit ng iyong manibela. Pagkatingin mo hindi pa siya umarap, dagdag. Tingnan mo yung point of view mo. Sige lang, bitaw-bitaw lang sa brake. Diba tingnan mo, pumupunta na siya, tapos wala naman siyang tinatamaan. Huwag mo lang dagdagan ang manibela mo. Tingin mo, haharap na siya. Lagay mo lang sa tamang posisyon niya. So, dahil diretso naman siya, pwede ka mag-gas bahagya. Tapos after nung guard, kakana naman tayo, no?
So, ang mga technique kasi sa pagliko ng ganitong makikipot, halimbawa, wala ka lamang kasalubong. Yung technique niyan, halimbawa, pakanan ka, di ba? So, kumbaga, huwag ka kaagad didikit sa kanan. Kumbaga, kakain ka ng bagya sa kaliwa para pagliko mo, may space ka. Tapos, alalay sa break. Tapos, ang pagliko niyan, sige, bitaw-bitaw lang. Bitaw-bitaw lang sa break. Ang pagliko niyan, kailangan yung side mirror mo naka-align sa gilid yung kalsada. Tapos, yan, sige, ikot na ikaw. Sige. Sige, lakihan mo hanggat hindi siya umaharap. Awe. Subukan mo yung gano'n, na yung para hindi ka naghahabol lang mabilis dyan, subukan mo prenuhan siya. Tapos ibalik mo muna si Manabela bago bitaw ulit. At tingin mo na sumusubra ka, sumusubra ang sasakyan mo, prenuhan mo. Tapos masulahan mo yung Manabela. More on kanan muna tayo ngayon. Hanggang mamaya, iikot ka lang, hindi na ako na-imake, yung discarte mo na. Yan. Basta pag hindi ako umimake, Jay, tama ginagawa mo, no? Kontrolado mo. Bitaw-bitaw lang yan sa break. Kapag kailangan pagdagdag, dagdag.